5 steps para makapagtayo ka ng sari-sari store business mo sa halagang 5,000 piso ka negosyo. Kung hindi ka naniniwala, eto, panoorin mo kasi ipapakita ko sa'yo kung magkano at ano-ano ba yung mga produkto na kakailanganin mong bilhin para magkasya yung budget mong 5,000 piso at makapagsimula ka na ng sarili mong sari-sari store business. Bibigyan kita ng idea kung ano yung mga produkto na kinakailangan mong bilhin para mabilis mabenta. Ito yung mga fast-moving products, mga kanegosyo. At nang sa ganun, mabilis rin makaikot yung puhunan mo at makabili ka na rin ng mga bagong paninda na idadagdag mo ngayon sa sari-sari store mo. At syempre, 5,000 lang ang pinag-uusapan natin dito, kaya babudgetin natin yan. First step, humanap ka muna ng pwesto sa loob ng bahay mo. Huwag mo muna isipin yung magre-renta ka ng pwesto kanegosyo. Kasi 5,000 pa lang ang hawak mong pera, eh, diba? Saka na yon. Pero ang una mong gawin is humanap ka ng pwesto na pwede mong paglagyan ng mga paninda mo dyan sa loob ng bahay mo. Tatlong options ang pwede mong pagpilian dito. Number one, sa bintana, which is yun ang common na ginagawa ng mga nagsisimulang sari-sari store owner. Pangalawa, sa terrace mo. Swerte ka kung may terrace ka kasi hindi mo na kinakailangan magpagawa, di ba? Kasi meron ka ng available. So, pangatlo, sa labas mismo ng bahay mo, di ba? So, ito hindi na to sakop ng pagmamayari mo kasi maglalagay ka na o maglalatag ka na ng pwesto ng tindahan mo doon mismo sa harap ng bahay mo. Step 2, kumanap ka ng lamesa kasi kakailanganin mo yan para sa pagpapatungan ng mga paninda mo. Huwag ka munang bibili ka negosyo hanggat makakadiskarte ka, dumiskarte ka. Kasi kapag ka bumili ka, mababawasan yung puhunan mo. 5,000 nga lang ang hawak mo, di ba? Kung makakahiram ka sa mga kaibigan mo, sa kamag-anak mo, humiram ka, dumiskarte ka muna ka negosyo. Step 3. Kailangan syempre meron kang rep sa bahay mo, ka negosyo. Kasi home-based sari-sari store naman ang ginagawa natin dito. Kung wala kang rep, eh, I suggest na skip mo muna tong video na to. Abangan mo na lang yung susunod na video ko tungkol sa ibang negosyo naman, di ba? Kung wala kang rep. Pero pwede rin naman yung styro, kaya lang hindi ko sinasuggest yung kanegosyo kasi yung ganyang klase ng lalagyan ng palamigan, inaabot rin ng around 350 pesos hanggang 500 pesos yan. Tapos bibili ka pa ng yelo para dyan, di ba? Para lang lumamig yung mga paninda mo. So, ibig sabihin, tapyas ka agad yung puhunan mo. Sayang naman. Step 4. Punta ka sa munisipyo ninyo. Ipaalam mo sa kanila doon na nagpaplano ka magtayo ng sari-sari store business mo. At limited lang ka mo ang budget mo kaya hanggat maaari o kung maaari, eh bigyan kanila ng pilot test. Sa case namin kanegosyo, ganyan po yung ginawa namin. Binigyan kami ng 3 buwan para makapag-umpisa ng negosyo. Hindi muna kami nagparehistro, no? Nakiusap kami sa hepe. Kausapin nyo yung hepe ng munisipyo nyo. Pwedeng kausapin niya ang kanegosyo basta makipag-usap at magpaalam ka lang na maayos sa kanila. So mag-request ka ng pilot test kung maaari pagbigyan ka nila makapagsimula ng negosyo at mag-operate ng negosyo sa loob ng 3 buwan. Katulad na nangyari sa amin, so 3 buwan hindi kami nakarehistro, aware ang munisipyo na nag-ooperate kami ng business, and then after 3 months, nung nag-click yung business, nakaipon na kami ng pamparehistro, doon pa lang kami bumalik sa City Hall para i-rehistro yung business. So ganyan din ang gawin mo kanegosyo. Para po sa mga kanegosyo natin na gustong magdagdag ng mapagkakakitaan, hayaan nyong ipakilala ko sa inyo ang Volts, ang charger na sakalam. Ito pong kumpanyang ito ay nag-o-offer ng mga produkto kagaya ng cellphone chargers, cable, earphones at marami pang iba na maaari mong idagdag sa mga paninda mo, especially kung katulad kita na may sari-sari store business din. Napaka-effective nito mga produkto na ito para mas lalong dumami at sadyain ng mga tao ang tindahan mo. Dahil itong mga produkto na nakikita nyo ngayon ay hindi natin maitatanggi na araw-araw mong ginagamit. Ibig sabihin, walang duda kanegosyo na kailangan ito ng mga tao. Dahil kung mao-obserbahan mo kanegosyo na halos lahat ng tao ay mayroong sariling cellphone. Pero hindi lahat may sariling charger. Napakalaki ng advantage mo para makasurvive sa competition kung meron ka nito sa tindahan mo. Dahil lahat ng taong nagmamayari ng cellphone ay target market mo. Ikaw may cellphone. Anak mo may cellphone. Nanay at tatay mo may cellphone. Maging ang lolo at lola mo kanegosyo gumagamit din ng cellphone. Ibig sabihin, lahat sila ay maaaring sumadya sa tindahan mo para tumangkilik sa produktong ito. Alam mo, simula nang inilagay ko itong Volt sa tindahan ko ay napakalaki ng bilang ng mga bagong customer na sumasadya sa tindahan ko. Dahil sa buong Pateros, ako lang at ang mga resellers ko ang nagtitinda nito. Hindi na nila kinakailangan pang magpunta sa mall para lang makabili ng ganito. Dahil lang sagot sa problema nila kanegosyo ay nasa loob na mismo ng tindahan ko. At ito nga po ang Volts,
ang charger na sakalam. Para sa mga interesado na gawing negosyo ito, pwede na po kayong makapagsimula sa halagang 888 lang, which is yung trial package. O kung sa palagay mo, mabibitin ka sa trial pack dahil gusto mo ring alukin maging mga katrabaho mo, mga kaibigan mo, kaya subukan mo po itong sulit package sa halagang 1988 lang. Mas malaki po ang pwede mong kitain. Kung ikaw naman ay kagaya ko na sari-sari store owner din, ay highly suggest ka negosyo na ito ang kunin mo. Dahil siguradong babagay ito kapag nilagay mo na sa tindahan mo. Sa halagang 3,388 lang ka negosyo. Napakarami na ng produkto ang pwede mong may offer sa tao. At higit sa lahat, may kasama na itong steel frame na magpapapogi dyan sa tindahan mo. So, paano maka-order? Yung link nasa comment section sa baba. Step 5. Siyempre, kailangan mo nang mamili ng mga produkto na ibebenta mo. Isa-isahin natin yan, kanegosyo. Ito pa lang mga babanggitin kong produkto sa inyo, kanegosyo, hindi pa po ito lahat, ano. Babanggitin ko lang sa inyo yung mga fast moving at yung mga pinakaunang produkto na hahanapin sa tindahan mo kapag ka nag-umpisa ka. So, budget natin, 5,000. So, nung nag-umpisa ako magtindahan, kanegosyo, dalawang brand lang ng sigarilyo ang ibinebenta ko. Apat na kaha. Bali, Marlboro Red at saka isang Marlboro Lights. Winston Red at saka isang Winston Lights. Yun lang kanegosyo. Pero yun ay 3 years ago pa. Ngayong 2024, nagtaasan na po ang presyo ng mga sigarilyo. Ang Marlboro, ang isang stick, 10 piso na. Kaya ang mga customer, naghahanap na ng mga ibang options na mas mura na po pwede nang bilhin para matugunan yung kanilang bisyo. Ano? Kaya, hindi lang dalawang brand yung kinakailangan ko i-suggest sa'yo. So, bali, ang kinakailangan mo is Marlboro, Winston, Mighty, Chesterfield, at Camel. So, magkano yung mga yon? Sa Marlboro kanegosyo, ito na mismo yung mismong puhunan to kanegosyo. Ito yung presyo ng mismong supplier ko. Ikaw na lang bahala mag-mark up ng tubo mo dito. Sa Marlboro Red, 155 pesos. Ganun din sa Marlboro Lights. Sa Winston Red is 144 pesos. Ganun din po sa Winston Lights. Yung Mighty Green kanegosyo, 126 pesos po yan. Huwag ka na munang bumili ng Mighty Red. Kasi ang kinakailangan mong ipalit na alternative dyan is yung Chesterfield na kulay pula. Okay? Kasi kapag kami, sa experience ko kanegosyo, kapag ka merong naghahanap sa akin ng Mighty Red, sinasabi ko wala, ang ino-offer ko sa kanilang alternative is yung Chesterfield. So, dalawang bagay kung bakit. Siyempre, yung mga tao o customer na naghahanap mismo ng brand ng Chesterfield. Yung isang bagay naman is para doon sa mga customer na naghahanap ng Mighty Red pero wala kang maibigay since limited ang budget mo, yun ang pwede mong alternative na produkto na ibigay sa kanila. Which is, sa experience ko, pumapayag naman po sila. Okay? So, huli natin is yung Camel. Okay? Uulitin ko ha. Marlboro Red, 155. Marlboro Lights, 155. Winston Red, 144. Winston Lights, 144. Mighty Green, 126. Chesterfield, 107. Camel, 107. So, yung total niyan, kanegosyo, tigi isang kaha lang po yan. 938 pesos. So, meron ka pang 4,000 plus. Ikaw na bahala mag-compute dun. Next natin, kanegosyo, is yung mga inumin. Okay? So, nung nag-uumpisa ako, ang binibili ko lang po, hindi ako nakakabili ng case, isang case ng Coke mismo. Kaya ang binibili ko noon is pa-anim-anim na piraso lang. Araw-araw naman kasi ako namimili dahil malapit lang yung supplier ko. Kaya kung ikaw, ang sinasuggest ko sa'yo is anim na piraso lang rin or anim na bote lang ng Coke mismo. Okay? Tapos, Sprite mismo, kailangan mo rin yan. Anim lang rin ang bilin mo. Sesto Mango, kailangan yan kasi magkakaroon ka ng mga suki o customer ng mga kabataan o yung mga nanay na may anak na bata na ipinambabaon sa eskwelahan sa mga anak nila. Sesto Apple, anim lang rin. So, tiga-anim lang kanegosyo. Para sa Coke mismo, anim na piraso, 17 pesos kanegosyo. Actually, 16.75 lang yan. Pero ni-round off ko na para madaling computein mamaya. 17 pesos na negosyo multiply by 6 is 102 pesos. Ganon din po sa Sprite mismo. 102 pesos sa 6 na piraso. Sa Sesto Mango, 10 pesos na negosyo multiply by 6 is 60 pesos. Same sa Sesto Apple. So, ang total niyan ka negosyo is 324 pesos. Okay?
Next naman natin yung kanegosyo. Kailangan mo magtinda ng candy kasi meron kang tindang sigarilyo eh. So, ako nung nagumpisa ako, dalawang klase ng candy lang muna ang binili ko. Isang Max at saka isang Mentos. So, ganun din ang gawin mo. Meron kang isang Max at isang Mentos. Bahala ka na kung anong flavor niyan. Yung tig 50 pieces ang bilin mo kanegosyo. At ang presyo na is nasa 39.75. So, gawin na natin 40 pesos, no? Parehas yan. So, bali, kailangan mo ng 80 pesos para puhunan sa candy. So, next natin, kanegosyo. Since may soft drinks ka, syempre, kinakailangan mo rin magtinda ng tinapay at biskuit. Etong mga babanggitin ko sa'yo, kanegosyo, hindi lang ito yung mga paninda ko. Marami na akong ibang klase ng mga biskuit. Pero ito yung mga pinakaunang hinahanap sa tindahan ko or yung mga fast moving. Hindi ko sinasabi na ito rin yung magiging fast moving sa tindahan mo, ha? Pag nagumpisa ka. Pero at least may idea ka, di ba? So, one is Sky Flakes, 57 pesos. Fita, yung plain lang ah, 56 pesos. Fudgy bar, yung chocolate, or bahala ka kung anong trip mo, 71 pesos. Choco Mucho, yung biscuit ka negosyo ah, 75 pesos. Cheesecake, 72 pesos. Combi, 43 pesos. Bali, ang total ng lahat ng biscuit na yan ka negosyo is 374 pesos. Diba? Ilan na yung biscuit mo at tinapay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O isipin mo, meron kang 6 na klase ng tinapay at biscuit sa halagang 374 pesos lang. Balik naman tayo sa soft drinks kanegosyo, no? Pero eto yung mga dibote naman. Dalawang klase lang muna ang istak mo sa tindahan mo. So, I suggest, since meron ka ng Coke at Sprite mismo, ang bilin mo naman is yung RC na maliit lang, okay? Tapos, Juicy Lemon. Yung maliit lang rin kanegosyo. Eto, ang puhunan nito is 180 pesos. Siyempre, kinakailangan mo magdeposito kasi wala ka pa namang basyo na ibabalik sa supplier mo. So, ang deposito ng isang case kanegosyo ha is 90 pesos. Okay? So, yung laman, 180, kailangan mo pang magdeposito ng 90 pesos. Ang total niyan is 270 pesos kanegosyo. E, dalawa yung bibilin mo. Isang RC at saka isang Juicy Lemon. So, 270 multiply by 2 is 540 pesos kanegosyo. Okay? Punta na tayo sa chichirya mga kanegosyo. Eto, napaka-crucial nito kasi puro bata ang kinakailangan mong ma-attract sa mga unang linggo ng pagtitindahan mo. Dahil sila yung mga customer na hindi namimili ng tindahan. As long as nasa loob ng tindahan mo, yung gusto nilang bilhin, wala silang pakialam sa mga suki-suki sa kabilang tindahan. Pupunta at pupunta sila sa tindahan mo basta ma-attract sila sa mga binibenta mo. Number 1, loaded chocolate kanegosyo. Ayan, ang puhunan dyan is 8 pesos lang. Ibinibenta ko siya ng 10 piso. 6 na piraso lang muna ang dapat mong i-stock sa tindahan mo. Eto, para nang sa ganun, since nag-uumpisa ka at hindi pa kilala ng tao yung tindahan mo, hindi pa alam ng tao na nag-e-exist yung tindahan mo, konti lang muna ang i-stock mo, diba? So, lahat ng chichire na babanggitin ko, tiga-6 na piraso lang muna ang bilin mo, ha? So, yun, number 1 tayo, loaded chocolate, puhunan, 8 pesos. Loaded milk, 8 pesos din. Cheese ring, yung maliit lang, 8 pesos din. Isnaku, 8 pesos din. Clover, 8 pesos. Piatos, yung maliit lang, 16 pesos. Puhunan tong mga binabanggit ko kanegosyo, ha. Ikaw nang bahala kung magkano mo plano ibenta yan. V-cut, 17 pesos. Nova, 16 pesos. Potato, 8 pesos. Martis, 8 pesos. Moby, 8 pesos. O, di ba kanegosyo? Ang chichirya mo, 11 klase kagad. So, magkano naman ang kakalabasan niyan? 678 pesos kanegosyo. Kailangan mo rin palang bumili ng ganito kanegosyo. Kasi marami kang klase ng chichirya, marami kang variation. So, kinakailangan mo bumili ng sabitan para magandang tignan yung mga paninda mo at mas maka-attract lalo na mas maraming customers yung tindahan mo. Ayan kanegosyo, ang bili ko dyan is magkano nga ba ito? 10 piso lang kanegosyo. Since 11 yung klase ng chichirya mo, so mga ano, 7 ganyan, kasi ang isang haba niya nang mailalagay mo diyan is 12 piraso kanegosyo. Kaya ang bilin mo 7 piraso. So 10 times 7 is 70 pesos lang. Sama mo pa yung shipping, sabi mo na mga 100 pesos total kanegosyo. Next natin mga kanegosyo, kailangan mong bumili ng plastic labo o yung Calypso
yung brand niya, Calypso, 8x11 ang sukat nung kanegosyo. Ang presyo nun sa supplier ko is 9 pesos lang. So, kailangan mo yan para kapag may bumili na medyo marami sa'yo, limbawa, biskuit, tsaka chichirya, meron kang plastic, di ba? Tapos, bili ka na rin ng plastic ng yelo kasi nagtitinda ka ng soft drinks kanegosyo. Yung puhunan niyan is 21 pesos lang. Bili ka kahit isa lang. Tapos, bili ka rin kanegosyo ng straw. Siyempre, may soft drinks ka, kailangan mo ng straw. This is 6 pesos lang ang puhunan dyan, kanegosyo. Okay? Tapos, huwag mo pala kalimutan bumili ng lighter, ha? Kasi may tinta kang sigarilyo. Huwag ka palang magpapasinday, kanegosyo. Bawal yan, ha? Tago mo na lang. So, ang lighter, kanegosyo, ang puhunan dyan is 10 piso. Bili ka kahit mga 6 na piraso para 60 pesos lang, di ba? So, ang puhunan naman para dyan kanegosyo is 106 pesos lang po. So, compute na natin kung magkano yung kakalabasan ng mga binanggit kong produkto sa'yo. Para sa sigarilyo, 938 pesos. Sa Coke mismo and Sesto, 324. Sa candy, 80 pesos. Sa mga biskuit at tinapay, 374. Sa mga debote na soft drinks gaya ng RC at Juicy Lemon, 540 pesos. So, sa mga chichirya mo naman, kanegosyo, kasama na po yung sabitan na binabanggit ko na sa Shopee mo po mabibili is 678 pesos. Tapos, yung mga plastic labo, plastic yellow, straw at lighter is 106 pesos. Bali, ang total niyan, kanegosyo, is 3,140 pesos, di ba? Malaki pa yung hawak-hawak mong pera, yung matitira sa yung pera. Since may kalakihan pa ang natirang pera out of 5,000 pesos sa'yo, kanegosyo, pwede ka pang magtinda ng mga alak. Ito optional to, kanegosyo, kasi baka ayaw mo magtinda ng alak, ano? Pero kung sakali na gusto mo, eto, bigyan ko na rin kita ng idea regarding sa presyo. Red Horse Mucho, kanegosyo, ang isang case niyan is 595 pesos. Ang deposito, ganun din po, 90 pesos. Since nag-uumpisa ka pa lang, obligado ka na bayaran yung deposito kay supplier. So, ang total is 685 pesos, kanegosyo. Ang Red Horse 500 ml naman, ganun din po ang presyo, 595, deposito 90, total of 685 pesos. Ang total ng dalawang yang kanegosyo is 1,370 pesos. So, diba? So, magkano yung kalalabasan? 3,140 plus 1,370 is equals to 4,510 pesos. Meron ka pang matitira na 490 pesos, tama ba yung compute ko? So, sa 490 pesos kanegosyo, pwede mo yang ibili pa ng mga emperador o ng Alfonso. Depende sa'yo kung trip mo or kung hindi naman, tabi mo na lang, idagdag mo sa pamasahe mo kapag ka mamimili ka. Or ipunin mo lang at idagdag mo para sa mga susunod na pamili mo. O, diba? So, ayan mga kanegosyo, posible pala makapagtayo ng sari-sari store sa halagang 5,000 piso lang. Napatunayan natin, sobra pa nga, diba mga kanegosyo?